Hello! So, another episode na naman sa pag-review ng mga airsoft gun. May bago tayong item guys na i-review. Ito yung revolver na long barrel. So, brand niya, Wing Gun na made in Taiwan. So, this revolver guys is powered by CO2. Then, full metal. Okay, check natin yung unit. Ito yung packaging niya guys. So, along with the unit. So, we have the manual. Ito guys. Dapat always keep this manual guys kasi yung mga parts niya. So, nandito kung may masira sa kanya. So, we order the parts based sa code niya. Kaya hindi ito pwede mawala. Okay, so ito yung buksan natin guys. Guys, ito yan. Ito yung unit. So, meron siyang isang free na CO2 cartridge. Tapos, unit. Yan guys, ito yung unit. So, long barrel. Full metal guys. Sobrang ganda. Guys. Yan. Ito guys, ito yung mga dito natin ipapasok yung BBs. So para siyang totoong bala. So dito ipapasok yung mga BBs. So ito yung loader niya. Yan. Yan lahat. Tapos meron din isa guys ito. Ito yung sa tactical rail niya. So pwede mo tong install dito. Tanggalin mo ito. Ito yung sa adjustable ano niya. Adjustable rear sight. Tanggalin mo to. Tapos yan. Hindi pala ito tanggalin. Ipasok lang pala dito. Tapos ito guys, itong tactical rail, pwede mo itong lagyan ng scope o red dot para mas maangas yung gun, yung baril. Okay, tapos may free rin siya na BBs 0.20 grams. So ito pa lang sa CO2 niya guys. Pag dito mo ilo-load yun. Dito. Yan. Dito. Tapos ito yung para higpitan itong CO2 cartridge natin. Pag linood mo ito, so hindi mo na ito pwedeng tanggalin. So ubusin mo talaga. Kasi pag tinanggal mo, sisingaw rin yung CO2 niya. Okay. Lagay muna tayo ng bala sa ito guys, sa paglagay ng bala. So, dito mo lang ilagay. So, dapat mo itong ilock. Ayan. Push, tapos counterclockwise para hindi na ito mahulog. Paglagay dito. Ito guys, sa pagtanggal pala ito, i-push mo to. Yan. Front. Yan. Okay. Tapos lagay dito. Yan. Yan guys. So yung sa CO2 niya, install natin.
So dito sa may handle niya. Dito yung sasigot to. So again guys ha, pag in-install mo to, so hindi mo natin pwedeng tanggalin kung hindi maubos yung laman ng CO2 cartridge. Guys. Hello, what happened, sir? So ito guys, ito yung pangpahigpit ng CO2. So, dapat ilagay natin siya dito. Yan, para hindi siya yan, hindi siya matamaan ng handle pagbalik. Yun. Okay. So yan, naka-safe tayo. So pag ano natin, lagyan natin sa up sa yan, pwede na tong i-testing. Okay? So test fire tayo. So wala na tong kasakasa guys, diretso na pag ilinigay mo sa full sa firing yung F. Okay, so test fire 315, ay hindi pala, 518, 451, 526. So sobrang lakas niya guys. So nasa 500 yung FS nya. So halos times 2 yung mga gas natin na so ito guys, always trigger off guys kung if you are not ready to fire, kasi para sa safety na rin. So ubusin natin yung BBs nya. So nakatira natin yung 3, so may natitira pang 3. So ubusin na natin. Ayan. Yun, ubos na guys. Ubos na yung BBs niya. Tanggalin natin. Yan. So kung mag ano tayo guys, magbalik na tayo sa safe. Kung mag reload tayo, same pa rin, tanggalin natin yung mga anong tawag dito, yung lalagyan ng BBs, itong mga bullet niya. So dito tayo maglagay ng BBs. So yung CO2 pala guys, yung isang cartridge ng CO2 kaya niya hanggang 30 rounds na bala. So mga 5 times rin kayo makareload bago maubos yung CO2. Okay. So for inquiry guys, just PM our Facebook page, the GCCBO Airsoft Philippines, and pakipalo na rin guys yung Facebook page namin. So thank you for watching and have a nice day.